Ebanghelyo,
hindi lamang sa salita, ito'y dumating sa may kapangyarihan, merong ano, banana espiritu at merong katiwataya. Sabi po ng Biblia, kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan na gaya ninyong nalalaman kung anong pagkataon namin ang aming ipinakita sa inyo o dahil sa inyo. Nakita natin, bagamat ang ebanghelyo ay dumating sa salita, dumating sa kapangyarihan, dumating na pinasaka sa pamagitan ng Espiritu Santo at ng katiwasayan, ulang pa ito eh, di ba? Dumating ang ebanghelyo at yung meron ano, may factor yung ano, yung behavior na ano, the preacher. Malaking factor yung ano, yung pamumuhay, yung behavior ng nangaral sa kanila. Kasi kung minsan, may preacher na kagaling maaral. Pero meron siyang problema sa kanyang pamumuhay. So, kahit na full power yung pangangaral ng ebanghelyo, no? Andiyan lahat sila, eh hindi pa rin ano, natatanggap yung pangangaral ng ebanghelyo. So, meron rin factor. Yung malaking contribution. Yung ano, yung kung ano yung reputasyon ng ano, ng preacher. Kaya nga, ang preacher, target lagi ng isang panasyan eh. Laging merong intriga sa preacher. Kasi nga, kailangan guluhin isang panasyan yung pangaral ng ebanghelyo. Pero siyempre, sa susumikat ng preacher na, ano, na maitayo yung sarili niya, kanya, at maitayo yung kanya sariling pamumuhay, kahit na merong mga obstacle, no, na humaharang sa kanya sa pangaral, patuloy, no? Patuloy yung kanyang pangaral sapagkat kailangan may pangaral ang ebanghelyo sa lahat ng pinapal. At dito, dumating ang ebanghelyo sa mga taga Thessalonica sa pamamagitan ng ano? Na siyempre yung preacher, sa salita, sa kapangyarihan, sa Espiritu Santo at sa katiwasayan. At yun nga yung nabasa natin sa verse 5 at ngayong linggong ito, ay tutungo tayo dun paano naman nila tinanggap ito at yun ay sa verse 6. Sabi po naman ng kasulatan sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 6,